we'll get ahead of the lecture, gusto ko lang i-emphasize, no, yung first law of thermodynamics has to do with what? It has to do with law of conservation, no? Law of conservation of energy. Meaning, yung energy cannot be destroyed nor created. It just transformed, no? From one form to another, no? So, yung energy, matatransform lang yan. From one form to the other, no? So, yung heat, no, magiging work, no? Because work is the na energy, the ability to do work, no, is energy. So yung heat, no, magiging work, and then yung isang form ng energy, for example sa electrical, magiging liquid or fluid energy, or chemical to mechanical, mechanical to electrical, no, so mga ganon ang pinag-uusapan natin diyan. At ito ang pinag-uusapan din natin doon, yung basic equation, no, ng first law of thermodynamics, no. So yung delta U, no, yung internal energy del is Q minus W, no. So depende kung heat is given off or heat is absorbed, no. So ngayon, ano naman tong second law of thermodynamics? So before we go to the second law of thermodynamics, dapat dadaan tayo sa first law na hindi natin mabaviolate. Ibig sabihin, dapat may transformation of energy. But the second law of thermodynamics has to do with the direction ng heat, no? Babanggitin ko lang, no, at the outset, yung heat always what? Flow or transform or from higher, no? Higher gradient or from hotter body, sa pinakasimpleng salita, hotter, no? Hotter body to colder body, no? So by default or by nature, yung init daw ay dumadaloy mula sa mas mainit na gradient or na higher energy papunta sa colder body, unless merong kang gagawin na external mga machination or external mga manipulation, like gagamit ka ng makina, no? So gagamit ka ng mga engine and so on, and then that could happen, no? Pero ang natural is ang init ay mag-transfer mula sa higher energy gradient papunta sa lower, no? At isa pang mahalaga sa second law ng thermodynamics, doon unang pinapakilala or ina-emphasize yung tungkol sa one of the mga parameters sa thermodynamics, which is yung entropy, no? Di ba nung tinatalakay natin sa mga formula ng thermodynamics before, no, kaya para maintindihan ano ba tong mga thermodynamics, ano ba tong mga formula, no? So di ba na take up natin to, no? So dq, no, over t, no, so meron tayong formula na ganyan, which is about entropy, no. Pero sa mga unang pagkakataon, and even now, no, hindi ganoon kadaling intindihin ng entropy, no? Para lang maintindihan natin 'yan sa pinakasimpleng paraan, dito ko na lang isusulat, no, so that hindi na tayo pupunta sa iba't ibang mga pages, no. We're gonna utilize yung page na to, no. So ang entropy na tinutukoy, no, before we go there, because nasa last to, eh. Pero gusto ko lang unahin, no, para at least may guide tayo. Ang entropy na tinatawag ay yung pag-aaral sa batas or law of disorder, no? From order, no? Ibig sabihin, mula sa kaayusan papunta sa disorder, no? Ano bang order to? Ito yung mga order ng mga molecules. Halimbawa, meron kang gatong, no? Firewood or posporo, no? Di ba maayos yan? Nakasalansan, no? Pero pag binurn mo yan, no? Pag binurn mo yung wood or yung palito ng posporo, di ba magdi-disintegrate yan ng mga molecules niya, no? So in that case, from order to disorder, no, nandun yung entropy, at yung entropy ang mode niya ay laging increasing, no? So there is always an increasing entropy doon sa mga bagay-bagay, sa mga things. So yung law of disorder
no, from order to disorder, that is entropy. No, so yung heat component niya at saka yung mga molecular component niya, later at the end of this chapter natin matututunan. Okay, so medyo mahirap paliwanag, no, yung concept ng entropy po, pero papadaliin na lang natin, magbibigay tayo ng mga sample. So what are we going to take up with this second law of thermodynamics, no? Sa second law of thermodynamics, we have to emphasize yung mga processes, no, directions of thermodynamic processes. And then, of course, i-reviewin natin yung first law. But, of course, matitake up natin, or we're going to give emphasis doon sa mga processes. Ano ba yung mga processes sa thermodynamics na take up na natin? Diba, na-take up na natin na sa thermodynamics, pa nag-aaral ka, merong constant pressure, diba? Ang isang process ay constant pressure, no? Pressure is constant, isobaric, no? From the word bar. Kung constant naman yung temperature, anong tawag doon, class? What is the process if the temperature is constant? Ano yun? Kasi iso means equal, di ba? Equal. Ito, yung root word ng bar or baric is pressure, no? At pag constant yung temperature, yun ay iso. Ano yun? Isothermal. Okay? You can participate, no, kasi ito naman ay teaching learning process, no. Hindi naman kayo kailangan tumahimik lang diyan buong panahon, no. So, isothermal. So ngayon, pag constant ang tinatawag na space or volume, no? Yung volume is constant, no? Meron tinatawag diyan tatlo, no? Isovolumic, isochoric, tsaka isometric, no? So pag nakita niyo yan, constant volume, so volume is constant, yan ang mga term. And then pag constant naman ang entropy, no? So constant ang entropy, isentropic. Yan, di ba? So, isentropic, ang entropy ay equals constant. Meron pa yung tinake up natin na isa pang rong parameter sa thermodynamics, no, yung enthalpy, no, yung enthalpy, nandun yung mga internal energy, no, plus yung work, no, PV, no, plus PV. So, pag constant ang enthalpy, anong tawag? Isentalpic, no? So, sa mga processes ng thermodynamics, ibig sabihin, pag nagluluto ka, pag nagpapa-under ka ng eroplano, ng barko, ng engine, or kung ano pa man, no, sa lahat yan ay mag-undergo ng mga thermodynamic processes. No? So, eto madadaanan natin mamaya as a review. Okay? So, in order to understand yung second law of thermodynamics, ibig sabihin yung flow, direction of flow ng heat, no, from one place to the other, laging mamemention yung heat engine, no? So we will take up yung heat engine and ano ba yung internal engine. Ito na yung mga application ng second law of thermodynamics, because second law of thermodynamics is more of application, no, ng heat, movement ng heat. So te-take upin natin mamaya yung ICE. Ano ba yung ICE? Yun yung engine na yung combustion o yung pagsusunog ay nandoon sa loob, no, loob ng cylinder. For example, gasoline engine or diesel engine, merong cylinder doon sa engine block, doon nangyayari yung combustion. No, meron din kasing external combustion engine. Halimbawa, yung mga boiler, pag nagsusunog ka doon sa mga coal o sa mga bagas, no, na panggatong sa isang steam power plant, external naman yun, no. Pero ito ay internal combustion engine. Ano pa yung isang application ng second law of thermodynamics? Yung refrigeration. Ano ba yung refrigerator? Refrigeration, pagpapalamig ng isang bagay o ng surroundings, no? Pag pinapalamig mo lower than the surrounding temperature, ang tawag doon ay refrigeration, no? So refrigeration. Or pag air conditioning naman, pwedeng pampalamig, pwedeng painit, no? May heating na, no? And ventilating. Anything na ginagawa mo sa hangin, pwede mong palamigin o pwede mong painitin. Air conditioning yon. No, alam mo, sa mga bansa, for those countries that are having a cold, no,
cold temperature like yung US or Japan or Scandinavia, no, or Russia, Mongolia, eh, syempre yung heater, no, ang mas applicable doon during winter, no. Sa tayo wala namang winter, so ang alam lang natin ay aircon, no. Pag sinabing aircon, oh, mag-aircon ka para lumamig, no. Pero sa ibang bansa, pag sinabing aircon, no, you can condition the air in such a way that it will give you the most comfort. For example, if it's too cold, then you're going to condition the air para initin, no, papainitin mo. Kaya nung nasa Germany ako nag-aaral, tsaka sa Japan, no, tsaka sa US nung nag-training ako, so may mga heater bawat bansa, no. So refrigerator, kasama yan sa application ng second law of thermodynamics, no. So eto, mga patiuna lang to na mga application para makarating tayo sa proper, no, na topic na lecture, second law of thermodynamics. And then Carnot, ano ba yung Carnot? Merong French mathematician, ang pangalan niya ay Sadi, no. I think it is 1800s pa. Sadi Carnot, nag-aral siya ng mga tungkol sa temperature. So nakita niya na yung differences in temperature, no, yung differences in temperature ay pwedeng magbigay ng efficiency at mataas na efficiency, no. So inaral niya yung temperature, yung entropy, and kaya tinatawag na yung most or the highest efficiency na cycle ay Carnot, no. So it is pronounced as Carnot, hindi Carnot, na kasi French eh. Ngayon kung gusto mong i-pronounce na Carnot, oh, bahala ka, kasi Pilipino naman tayo, no. There are so many words na French na binibigkas natin na mali kasi hindi naman tayo French, no, katulad ng esprit, no, esprit ang tawag natin, and so on, no. So may sarili silang bigkas, no, so for the ano lang part of education, ibigkas natin ang tama according to their language, no. Carnot, Sadi Carnot. So entropy, part 3 ng chapter na to, pero later pa natin kasi because these topics are wide, no? So para maintindihan na to, it takes time and mga practice and so on, no? I don't think matatake up natin to so 1.5 hours ngayong araw, no? We could continue, no? Even based on the schedule, no, second law of thermodynamics, mga ilang araw tayo rito, 3-4 na meetings, no? Entropy, ito nga yung pinag-usapan natin, which is represented by S, no? Or change in entropy is delta S. The law of disorder, no? Tungkol sa mga disorder ng mga molecules tsaka ng atom at ano yung heat application niya. Then microscopic interpretation of entropy, we can discuss siguro later on, no, towards the end of the lecture, no, sa buong ano na to, sa buong topic. Okay? So ito yung mga objectives, no, marami yan sa chapter na to. I'm gonna get the siguro yung first 3 muna kasi Kelvin Planck and Clausius and other perpetual motion medyo ano na to, no, hindi nakakayanin ng oras natin, but I could focus here sa tatlo, no, and I think I separated them, no. Ano ba ang objective natin? Nasa textbook ito ay yung nasa chapter 6, no, it is in chapter 6 ng textbook na na thermodynamics by Sengel and Simbal, na Simbali. What are we going to focus on is to introduce the second law of thermodynamics, identify the valid processes as those that satisfy both the first and second law of thermodynamics, kasi sabi ko nga, dadaan ka pa rin lagi sa first law, no? Hindi mo kailangan i-violate yung first law, no, in order to go to the second. And then we could discuss yung thermal energy reservoir, the reversible and irreversible process, katulad sa mga engine, no, may mga reversible sa ideal, no. Then we will discuss yung heat engine mamaya, and then yung refrigerator at yung heat pumps. So eto, pag naintindihan nyo tong heat engine and refrigerator at mga heat pumps, no, at least makaka-grasp na kayo, ma-appreciate nyo yung second law of thermodynamics, no. So, all in all, itong thermodynamics ay may kugnayan doon sa heat and work, no? Sa movement or motion of heat, and then how it is related or translated to work, no? And then we could, in passing, we could discuss yung first law, and then we will go to the second law, no?
So, ito yung ating mga objective, no? Mayroon tayong kukumpitin dyan ng amount of work mamaya, and then we will distinguish yung mga processes kung isovolumic or volumetric, isothermal or constant temperature, and adiabatic, no? Or constant enthalpy, or no heat na pumapasok, no heat loss, no heat gain, no? So, adiabatic ang tawag doon, no? Titingnan natin yon. So, ito yung mga pinag-usapan natin before, no? So, meaning yung heat pala ay natatranslate sa work, no? But in reverse, yung work, hindi mo ma-translate lahat sa heat, no? So, ganun yon. And dinefine din yung system, a set of particles or interacting components considered to be distinct physical entity of purpose. Tapos yung environment, na-take up na rin natin yan. No, so ito, binibigay lang as a review. Review lang to, no, para maganda lang yung, or smooth lang ang ating transition. No? So, when we talk of work, no, it has to do with the force times distance. No, ang work ay force times distance, and it's more of mechanical work, or sabihin mong nasa mechanics, no, pag ganyan. So, pag sa thermodynamics ka, it's more of pressure times volume, no? So yung pressure, if you check the unit, newton per square meter, then ito ay meter cube, no? And then by law of exponent maka-cancel yan, and newton meter na lang. So yung newton meter is joule, right? So which is the unit of work or energy. So meaning yung pressure, pag minultiply mo sa volume na change, kung nagbabago yung volume, no, makakakuha ka ng work. Di ba? Halimbawa, meron kang piston, no? So, yung piston ay nasa cylinder. Ito cylinder. Ibig sabihin, may area ka dito at may height ka, no? So, yung piston, ito yon, no? Meron kang plate, piston plate, at ito yung rod. Yan, no? So, ano bang ginagawa ng piston? Ang piston ay nag-compress ng gas, no? So, halimbawa, in-intake niya yung gas, air and fuel mixture, and then ito pag kinompress niya yan, no, ibig sabihin nababago yung volume, no, from volume 1 to volume 2, no, so nababago, no, and then applied pressure is constant, no, so halimbawa kung saan man galing yung pressure na yan, kung sa crankshaft or sa engine or sa compressor, no, na or sa motor, no, basta ang importante diyan nagbabago yung volume, ito yon, no, delta V. So if you multiply the change of volume into pressure, you will get a work, no? Pressure is constant, no? Halimbawa sa pressure ng compressor, no, pipipiin niya yung cylinder, no, so ganun, oh. Okay, yung pressure sa crankshaft, no, from rotational magiging linear, no, pag linear yan, no, ito yung piston, no, ito yung cylinder, no, pag angat niya, pipipiin niya yung gas dito nakasama ng mixture, no? So in that case magkakaroon tayo ng work, no, pressure times volume, no? So dito naman heat work and internal energy, na take up na rin natin to, no? So nag-expand yung gas, that's why meron tayong delta V, ito yon, no? So delta V, and then meron tayong pressure, ito yung piston kanina, no, yung dinodrawing ko na stick drawing, ito rin yon, no? So ito yung piston plate, ito yung rod, no, yung shaft, rod. So mapipipiyan, no, kaya magkakaroon ka ng compressed gas, no, and in that case magkakaroon ka rin ng work, no. So ngayon yun yung mga process ng thermodynamics, no, para magkaroon ng work. Ngayon naman mayroong binabanggit dito na review lang, no, when the gas volume remains constant, there's no displacement and there's no work. Tama naman, di ba? So kung titingnan natin, if the process is isovolumic, meaning volume is constant, wala kang makukuha na work, no, there's no work, because work is pressure times delta V, no. Eh kung hindi nagbabago yung volume mo, meaning constant, no, there's no change, no, about volume 1 minus volume 2, kung pareho yan, zero, di ba? So any pressure, kahit napakataas pa ng pressure mo, kapag ang volume ay constant o walang pagbabago, ang work mo ay zero. Yun ang sinasabi nito. So there's no displacement, no, and there is no work, no. So bilang review. So yun lang ang sinasabi diyan. Ngayon, ito yung mga
processes, no, para pag punta natin mamaya, maintindihan natin mabuti. No? Pag sinabing isovolumic or volumetric, no, volume is constant, anong nangyari pag volume ang constant? Hindi ka makakuha ng work. Ito yan, no? So, work is zero if the delta V or a change in volume is zero. Isothermal, temperature is constant, no? A thermodynamic process that takes place at a constant temperature. Adiabatic, thermodynamic process during which no energy, no heat energy, hindi makapasok yung init, hindi rin makalabas. Paano yun? Ibig sabihin, imaginein mo, no, yung, alam mo yung styrofoam, yung pinaglalagyan ng mga candy, tsaka ng mga frozen food, no? So, maglagay ka doon ng, yelo, tapos balutin mo yung sa styrofoam, no, talagang hindi makalabas. So, hindi makalabas yung lamig, hindi rin makapasok yung init. So, yung yelo pa rin, no? Hindi yun matutunaw and so on. Kung yun perfectly adiabatic, no? So, there's no heat transfer, hindi makapasok yung heat, hindi makalabas, adiabatic, no? Ito, no energy is transferred to or from the system as heat, no? No heat coming in, no heat coming out, no? So, yun yung mga thermodynamic processes, no? Okay, so maliwanag na yan, no? As a review, no, isothermal, adiabatic, yung iba naman isentropic at isobaric at isenthalpic. No, we were able to discuss that at pag-usapan natin yun dun sa mga law of conservation of energy. So as a review sa first law, ang first law, no, eto we were able to discuss this and we take up yung law of conservation of energy, no, yung heat, tsaka yung mga internal energy, no? So ano ba yung tungkol sa first law? Ang first law ay law of conservation of energy, na yung mga init or yung work, no, ay just pumapasok or lumalabas, and then yung heat also, heat absorb, no, is heat release or energy, no. So sa madaling salita dito ka lang. Sa madaling salita, energy in equals energy out, no? So halimbawa, yung yelo natutunaw. So pag natunaw yung yelo, no, i-absorb ng bagay na nakatabi sa kanya, no? Halimbawa kung hotdog 'yon, kung pinapalamig mo yung hotdog or ng surroundings. Ngayon naman yung tubig, no, para maging yelo, energy balance din 'yon, no? Kasi may tinatawag na latent heat of fusion, no? Fusion, ibig sabihin pag yung yelo ay magiging tubig or yung tubig magiging yelo, no, 335 kilojoule per kilogram, at ma-absorb din ng tubig, no, na yung heat, no, para maging yelo. So ibig sabihin kahit yelo, ice, merong heat, no, heat of fusion. No, hindi lahat ng kahit na malamig, no. Gusto ko lang emphasize, kahit na may lamig, may heat 'yun, no. Heat of fusion, no. Tsaka binanggit ko na sa inyo yung dalawang klaseng heat patungkol dito sa first law, sensible heat. Ano yung sensible heat? Yun yung heat na mayroong involvement ng change ng temperature. Pero hindi nag-change yung itsura o yung form or yung phase, no? So hindi nagbabago yung form, wala yan. Merong change ng temperature, no? Kaya sa formula natin, Q equals MCP delta T. So sensible yan kasi may changes ng temperature. Yung isa naman, no, yung isa namang heat ay latent, no. So latent, ibig sabihin there's no change, no, there's no change in temperature, but there is change in phase, no. Katulad nga ng yelo, no. So yung yelo dito ka nalagay, no. So yung ice, 0 degrees na water, pinalamig mo yung water, doon pa lang siya magi-start na maging ice, no. Zero na water tsaka zero na ice, that is latent, no? O kaya zero na ice, no? 0 degrees na ice, natunaw, naging 0 degrees na water. Latent 'yon, no? Ibig sabihin concealed, natatago. Bakit? Hindi mo ma-measure yung temperature, no? Yung delta T, there's no delta T kasi parehong zero, eh, no? Pero there's a change in form or phase, no? Change in phase or form, no? Kaya ang tawag doon ay latent, no? So latent heat, no, ito 'yon. Latent heat. Okay? So it was emphasized here na the review lang natin ng first law
na it is about law of conservation of energy, no? So in mechanics, normally hindi sinasama yung friction, no? Kasi yung friction is an opposing motion, no? For all the cases, hindi na sinasama yon, para ginagawa na lang negligible, no? Para hindi maging complicated ang situation, nilalagyan ng mga roller or ng mga mechanism na magpapa neutralize sa effect ng friction, no? Ngayon, ano ba tong first law natin? Ang first law natin na sinabi natin, ito ang pinaka-governing equation, no? Delta U is equals Q minus W, no? So the change in system's internal energy is equal to the energy transferred to or from the system as heat minus energy transferred to or from the system as work, no? So laging magkasama yan, no? Yung work, heat, tsaka yung internal energy. Marami na tayong na-solve dyan, no? I just want to emphasize yung sign convention, no? When energy is added, ayan, positive, no? Energy is added, Q is positive. When energy is removed, no? Heat is removed, negative yan, no? Kaya nga, less. Heat is less. Doon naman sa energy, no? Pag walang transfer, wala ring nag-a-add, wala ring nangyayari, kung ano man, Q is zero, no? Katulad na sa adiabatic, 'di ba? Sa adiabatic hindi makapasok, hindi rin makalabas. So Q is zero, no? Doon sa ating process na adiabatic. Ngayon, tungkol naman sa sign convention, pag trabaho ang pinag-uusapan, work done by the system. Pag yung system ang gumawa, halimbawa expansion of the gas, no? Nag-expand yung gas, no? So yun ay work is positive or greater than zero. No, siyempre, anything greater than zero is positive. Pag work done on the system, no, compression of gas, halimbawa, yung gas sa piston, ito yung cylinder mo, ito yung piston, no? Pag pinipi niya yung gas dito, di ba, ito yung gas, work done or compressed. When the gas is compressed from here to here, no, work is done on the system, no? Ginawa mo sa gas. Ito naman, ginawa ng gas, nag-expand, no? Tinaboy niya yung piston plate, no? For example, nag-exhaust, no? Mag-expand muna bago mag-exhaust dun sa combustion, no? Sa internal combustion engine. Work is positive. Dito naman, work is negative kung ang ginagawan mo ay yung mismong system na involved, no? Ngayon, pag wala namang trabaho, work, no, work done, or work equals zero. Di ba, pinractice na natin yan sa mga ating mga pag-solve ng problem, no? So magbigay tayo ng isang example as a review, no? A total of 135 joule of work is done on a gaseous refrigerant, no? So take a look at this, no? Is done on a gaseous refrigerant. So refrigerant, like yung mga freon, no? R12, R22, R143A, di ba? R410. Ito ay ginawa, no? Ginawa sa gaseous. So work done on a system, no? Work done, yeah. Work done on a system, no? When we compress the gas, when we compress the refrigerant, ano yun? Work, no, is less than zero, which is negative, no? So mamaya makikita natin yan. Kasi kinompress. If the internal energy of the gas is increases by 114 joule during the process, what is the total amount of energy transferred as heat? Has energy been added or removed from the refrigerant as heat, no? So para ma-solve yan, ang mother natin na equation ito, di ba? Delta U equals Q minus W. Of course, you will have to jot down the given. What are the given? So unang-una, pag nag-solve ka ng problem, if you are approaching this problem or attacking this problem, na dapat alam mo na agad yung formula, no? Delta U equals Q minus W. So yun ang at the back of your mind, no? Delta U equals Q minus W, no? Tapos i-jot down mo yung mga given. Ano ba yung W? Actually, 135 joule lang, no? Bakit naging negative? Kasi nga, done on the system, di ba? Kinompress yung refrigerant, di ba? Ayan, oh. Done on a gaseous refrigerant. So may refrigerant ka na nasa gaseous state. When you compress it, anong nag-compress doon? Yung piston, no? Ng compressor. Na, ayan, makikita mo sa diagram, no? This is the piston, right? Oh. Ito yung rod. Oh, ayan. O para maintindihan mo naman, ito 3D ko. Ayan. So ito yung piston, no? Rod. Ito yung mismong plate, no?
Yan. So yan, nakalagay sa cylinder. Yan. So ito yung cylinder. No, ito naman, naka-attach sa crankshaft. No? So pag ikot niyan, rotational, ma-translate sa linear. No? Ang mangyari dyan, yung gas dito, no, yung gas dyan, ikokompress niya, mapipipi. No? Pag kinompress mo yung gas, ang tawag dyan ay done on the system. So convention, by convention lang, ini-negative mo. No? So yun lang ang rule natin. No? Wala naman negative na actually na energy. It's a direction. No? You are doing it on the system. No? So delta U, binigay din yung delta U, which is 114. Ayan, no? 114 during this process. Now, so pag inano mo, very elementary naman to, no? So what is being asked is the Q or the heat, no? So tingnan natin yung tanong para ma-review tayo. Ano bang tinatanong? What is the total amount of energy transferred as heat? So you're talking about heat, and heat is represented by Q, no? So punta ka sa ano, sa formula natin, delta U is Q minus W. So let me get another color of the pen so that it's gonna be contrast. No? So delta U equals Q minus W. So meron kang delta U, meron kang W, makakakuha ka ng U. No? So pwede mong i-rearrange yan, Q equals delta U. So ito lilipat doon sa another side of the equation, so plus W. No? So yung sinasabi rito, we have to apply yung mga principles sa thermodynamics. So, naalala natin sa ating isip na ito yung formula, no? Delta U equals Q minus W, no? And then we can rearrange. Sabi ko nga, pwede nating i-rearrange. Ito, no? Nung pag ini-rearrange mo, ito rin yun. Q equals delta U plus W. Then you can plug in, no? Yung mga given. Ilagay mo dito, ilagay mo dyan, no? Sa delta U, ilagay mo. Yung W, ilagay mo, no? So, pag nilagay mo dyan, don't forget the sign convention, no? So, 114 joule is the delta U, and the work is done on the system is negative, no? So yan. So algebraically makakuha ka ng negative, no? Negative na work or energy as a heat, na ang ibig sabihin lang ay done on the system and then na transfer. Now this indicates that energy is transferred as heat from the refrigerant. So yung from the refrigerant nag-transfer ng heat, no, kaya negative, no. So yun ang ating interpretation or evaluation. Okay? So I think na-review na natin yung concept ng heat tsaka ng first, no. No? I think evaluation natin. No? So yung refrigerant ay kinompress, no, under compression, so done on the system, and then yung heat from the refrigerant, no, is being transferred, no. Kaya naging negative yun, no? So ito yung mga ano natin, mga special process, no? Isovolumic, isothermal, adiabatic, and mayroon pang isolated system, no? So lahat ng yan ay pag nagcombine sila, ang tawag diyan ay cycle, no? Ibig sabihin ng cycle ay pwedeng combination ng mga process. Halimbawa ito, pressure volume, no? So halimbawa ito isothermal, no? Tapos constant pressure, no? Kasi P yan, di ba? Constant pressure. Tapos isentropic, no? Tapos pwede na namang constant volume dito, no? So pag diretsong ganyan, constant volume. Pag dito naman, looking from the left side, constant pressure, no? Ganun ang tingin. Ito volume, no? So ang tawag diyan ay cycle, no? And then in order to understand the second law of thermodynamics, ang application talaga ng mga second law of thermodynamics ay more on the actual, meaning yung mga engine, mga refrigerators, mga power plant, mga steam power plant. Kaya ito yung binabanggit dito, no? Heat engine and refrigerator, which we're going to talk about this time, no? So I just want to read this. A cyclic process is a thermodynamic process in which a system returns to the conditions under which it started. So pag cycle, parang ano lang yan, no? Yung from where you start and then you go, then you will end, no? So cycle, no? So ibig sabihin, kung sa circle 360 degrees, no? So dito ka nang galing, no? And then nagkaroon ng mga processes, tapos balik ka dito. So isang cycle yan. So pangalawa, pangatlo, no? Ay pang-apat, pang-lima, no? Sa cycle. Ngayon,
pag ginawa mong, pag sinukat mo yung cycle, yung bawat kumpletong process niya, ibig sabihin cycle, pag inaral mo siya or minmeasure mo siya as against time, no, cycle per second, magkakaroon ka ng frequency, no? So yun naman ang inaaral pag wave, di ba? Halimbawa yan, no? Yan, sa mga frequency response, no? Ito yung upper, ito yung lower, no? Katulad sa piston, di ba? Pag sa piston, pag ikot ng crankshaft, o, matatranslate from rotational to translation, no? So, pag ikot nito, tataas yun, no? Ibig sabihin, pag ikot niya, kalahati, 180 degrees, is forward, no? Pag ikot niya uli na dito, no? Downward naman. Kasi wala namang mapupuntahan yung ano, piston, di ba? Up and down lang yan. Up and down, no? So, ito, half of the cycle, another half. Meaning, 180 degrees, then another 180 degrees. So, ano yon? Rectilinear, up, rectilinear, down. So, yun yun. So, sa katagalan, yan, no? Napakaraming cycle niyan, no? So, may problem tayo dyan mamaya, no? So, ibig sabihin, pag nag-umpisa ka sa isang process at bumalik ka doon, no, may iba't ibang dinaanan kang process, yun ay cycle, no? And ma-apply mo yon doon sa mga applications na tuloy-tuloy yung movement, katulad ng engine. So yung makina niyan, no, yung piston nga, connecting rod ay naka-attach sa crankshaft. So pag pinaandar mo yung engine mo, no, baba at taas niyan, no, may cycle yan. So kukunin niya yung hangin, tapos iko-compress niya, no? Tapos i-combustion niya, no? May spark plug, tapos power, tapos mag-expand, tapos exhaust, no? So yun yung cycle ng isang engine, no? So cycle yun, so heat engine. Ito namang refrigerator, ano yung cycle nito? Kung kasi mga computer kayo, hindi nyo masyado sigurong ano yung ano, no, yung refrigeration. So ano naman yung refrigeration? Banggitin ko lang ha para malinaw at this early, no, kasi we're talking about the applications of thermodynamics in terms of mga actual applications sa buhay natin. No? So natapos na tayo sa engine, di ba? Natapos na tayo sa engine kasi engine is very familiar to us, mga makina. Ngayon yung refrigeration, paano ba umaandar ang refrigerator mo? Lagi kang umiinom ng malamig, naglalagay ka ng tubig or ng mga gulay, naglalagay ka ng mga ano diyan ng mga gamit, no, para palamigin, no. Paano naging cycle yan? So ang tawag sa cycle ng refrigerator ay vapor compression. Bakit tinawag na vapor compression diyan, no? At ito ay application talaga ng second law of thermodynamics, although pwede kang mag-advance, no, kami sa mga mechanical engineer, meron kaming refrigeration tsaka air conditioning aside from thermodynamics, no. So merong part ng refrigeration at heat engine ang thermodynamics too, and that's why we are discussing this, no. So ganito yan, ang refrigerator mo, no, sa bahay, kung naobserbahan mo yan, di ba? So meron yang part dito na upper part at dito, no, sa lower part yan. Ang tawag dyan ay vapor compression. Bakit tinawag na vapor compression cycle? Kasi nga, ito ay nagsisimula sa isang point, tapos nadaan sa iba't ibang process at babalik din, no? So, para maintindihan ang cycle ng ano, ng refrigeration, tapos babalikan natin itong thermodynamic application niya, no? Para, kasi mamaya, didiscuss rin natin yung refrigeration cycle. Pinapauna ko lang. Para maintindihan ang cycle, alamin mo muna yung mga parts ng refrigerator, no? So meron diyang ano, meron diyang compressor, no? Ang nagko-compress ng gas. Anong gas? Yung refrigerant, no? Liquid naging gas, no? Yung mga Freon, R22, R40. No? So, yung compressor at yung iba pang mga bagay-bagay, laging may dalawang ano 'yan, lalagyan, no? Ito ay suction, ito ay discharge, no? So pagkatapos ng compressor, mapupunta 'yan sa condenser, no? So nasaan yung condenser ng air ng ref mo? Nandun po sa may likod, no? Kasi yung condenser natin ay nagbubuga ng init, no? Ibig sabihin heat rejection, no? Heat rejection, no? Ma-take up natin yan mamaya in coordination with the thermodynamics too, no? Kailangan kasi ilabas mo yung init, 'di ba? Para yung refrigerant maging uling wet or fluid, no? Kailangan maging fluid form kasi dati siyang fluid, tapos nung in-evaporate naging gas.
So, kasi ang tatanggapin lang naman ng compressor ay gas, no? Kasi hindi pwedeng maging liquid dito sa sabog, no? Kasi liquids are incompressible, no? So, condenser, kailangan niyang i-reject yung heat, no? Na high pressure, and then meron ditong tinatawag na expansion valve para pababain yung pressure kasi mataas pa yung pressure. At dito, may tinatawag tayo na evaporator. No? So, pag yung refrigerant mo ay dumaan sa ganyang mga cycle, no? O, papunta rito, balik dito, expansion valve to lower the pressure, and then evaporate na naman yan, no? At lower pressure, kasi evaporate, no? Dapat low pressure. Papasok na naman sa compressor, no? So, pag ikot ng ikot yan, ikot ng ikot, no? Yan ay cycle, di ba? So, ito ay refrigeration cycle. Ano bang nangyayari dyan? Dito, sa bandang unahan, dito, yan ang tinatawag na evaporator. No? So, yung tinatawag natin na freezer, malagay mo sa freezer. Siyempre, common na tao lang, freezer ang tawag. Pero pag engineer ka o nag-aaral ka ng engineering, ang tawag dyan ay evaporator. Okay? Ito naman, sa evaporator, ang init ay pumapasok. No? So, ang cycle mo ay pagpasok ng init, heat added, no? So heat is Q, A is added or absorbed. Okay? Tapos, no, after ng evaporator, na evaporate niya, pupunta yan sa compressor. Nasaan yung compressor? Sa mga refrigerator, nasa baba yon, no? So may mga tubo naman diyan eh, kaya huwag kang magtaka kung paano nakarating yan kasi may mga tubo naman yan, no? So yung evaporated na refrigerant papasok sa compress, bakit? Sa compressor para i-compress, para maging gas, no? Kasi doon nagkakaroon ng trabaho yan, work of compression, no? Para maging superheat. So pag dito after ng evaporator, no? Let me get another ano para makita niyo, no? So dito nagsisimula yung class, eto, no. Ang cycle, na cycle tayo ng thermodynamics 2, thermodynamics, no? Second law, ibig sabihin, yung init papasok dito, paano pumasok? Eh ang lamig nga ng evaporator eh. Magtataka kayo, di ba? Ito, no, yung evaporator na to, ang sabi dyan, pupunta daw dyan lahat ng init. Anong init? Sa loob kasi class, may init dyan. Ano yun? Di ba may nilagay kang mga tubig dyan? May mga nilagay kang vegetables, bandang baba. Meron kang mga nilalagay dyan na meat, no? So, mga meat, mga gulay, mga fruits, lahat ng yon ay may init, no? Lahat yan may init, no? May specific heat na tinatawag, no? Specific heat of meat, specific heat of fruit, no? Di ba may formula tayo na Q equals MCP delta T, no? So may mass, ibig sabihin may bigat yung prutas mo, specific heat, no? Kahit specific heat ng prutas or ng karne or ng tubig, at yung change ng temperature. So dun mo makukuha yung lahat ng init na dapat i-absorb ng evaporator, no? So ito yun. No? At isa pa, pag nagbubukas ka, if you're trying to open the refrigerator, diba, once in a while you open because you want to get yung cold water or chilled water, no? Pagbukas mong ganyan, papasok yung init sa loob, di ba? Sa second law of thermodynamics kasi, heat transfer from higher, no, to lower. So, pag sinasabi na isara niyo yung refrigerator, lalabas yung lamig. Technically, mali 'yon, no? Hindi pwedeng yung lamig ang pupunta sa init, yung init, no, ay pupunta sa malamig, no? Kaya kailangan nating isara para hindi mapagod yung compressor, no? Kasi pagbukas ka ng bukas, 'di ba? Eh di magkatrabaho na magkatrabaho yung compressor para ma-attain niya yung goal niya. Ano yung goal niya? Gawing yellow yung mga nasa freezer, no? At palamigin based on the thermostat setting, 'di ba? So pagbukas ka ng bukas, kawawa yung compressor mo, mag-work ng mag-work. Kaya maingay yan, di ba? Pagkabukas mo, bzzz, di ba? Aandar yan. Pero pag nakasara yan, biglang tatahimik kasi mamaintain niya na, no? Kasi closed loop yan eh. Pag na-maintain na niya, hindi siya mag-work. No? Mag-work lang siya pag mayroong deviation or error from the set point ng temperature tsaka doon sa target, no? So, eto na yun, no? So, ulitin ko. Dahil pinag-uusapan natin ang application ng cycle sa second law, no? Yung mga application refrigerator, kaya inuna ko na yung application ng refrigerator. Yung lahat ng init ay i-absorb ng evaporator. Yung evaporator class may coil, no? Coil, ibig sabihin mga tube yan, copper tube or aluminum tube. Nasa loob ang refrigerant,
So yung init maabsorb ng refrigerant. Now ang property ng refrigerant ay inaabsorb niya yung init kahit na ano lang na kahit na mabababaw lang, no? Halimbawa tubig, hindi naman masyadong mainit yung tubig or yung gulay, no, o yung karne. Pero lahat ng init noon, no, yung specific heat noon, absorb niya, no? Pag inabsorb niya, ano mangyayari sa refrigerant? Magiging gas, di ba? Kasi nga evaporator 'to eh, di nag-evaporate. Pag evaporate noon, oh, mapupunta yan sa compressor. Bakit? Kasi ang tatanggapin lang ng compressor ay low temperature, low pressure at gaseous. Kasi nga compressor eh, no, hindi mo pwedeng salpakan o pasakan ng liquid, no? Pag nilagyan mo doon ng liquid, sasabog. Kasi liquids are incompressible, no? Napaka-positive nila, whatever na in-impart mong force yun din, no? So time will come na pag binomba niya yan, sasabog yan, no? So unlike yung gas, no, refrigerant gaseous form, mag-aano siya, no? Pag kinompress mo, liliit yung volume, tataas yung pressure, no? Tapos tataas din yung pressure, no? Once the pressure is gets high, the temperature will get high also because that is ideal gas, no? By principle of ideal gas. So, tapos pupunta siya sa condenser. Bakit naman sa condenser? Kasi kailangan niyang i-condense yung refrigerant. Kasi gas eh. Yung gas, kailangan mong gawing uling fluid. Bakit? Para dumaan sa expansion valve, fluid to, that bababa yung pressure, at i-evaporate, no? Hindi mo naman ma-evaporate kung dati ng gas, no? Dapat liquid muna siya at mababa ang pressure. So, eto, pressure will go down sa expansion valve, pressure will go up sa compressor, no? Tinamaw na, vertical, no? Yung vertical opposite has opposite function. Eto naman, evaporator, opposite din po ang function, no? Sa evaporator, nag-add ka ng heat, no? Inabsorb niya lahat ng heat sa surroundings. Ito naman, nilabas niya yung heat, no? Sa nilalabas niya yung heat para, no, the absence of heat is coldness, no? Pag tinatanggal mo yung heat, lalamig. So pag tinanggal mo yung heat dito, no, na galing sa product ng compression, so tinaboy mo yung heat, so yung refrigerant dito magiging fluid, di ba? Tinanggal mo yung ano eh. So, condensate na ngayon. So, ang condensate natin ay refrigerant in fluid form para makapunta siya sa expansion valve. No? So, heat added, heat rejected. Ito naman, pressure up o in-increase mo yung pressure. Ito, pressure down. No? So, dito ko lilinawan, no? para malinaw to. Makaalis na tayo dyan sa refrigeration. So, unang-una, meron tayong compressor. No? Compressor. Tapos papunta yan sa coil ng condenser, no? Pagkatapos sa condenser, expansion valve, ito ay condenser, no? Condenser. Ito ay compressor. Ito ay another heat exchanger. Ito ay ano to? Evaporator. Oh, para malinawan at madaling tandaan, ganito 'yan. Ang compressor nagpapataas ng pressure, no? Pressure augmentation, pressure amplifier. Ang expansion valve pinapababa niya yung pressure. Ang evaporator ay tumatanggap ng heat. So heat absorbed, heat added papunta doon. Ang condenser, heat reduction, rejected, no? Mag-aalis siya ng heat para maging fluid to, no? Para maging condensate. No, kasi babalik dito, kaya nga cycle eh. So pag naging fluid siya, ibababa niya yung pressure para ma-absorb ng evaporator. Hindi tatanggap yung evaporator ng high pressure, no? Dapat mababa. Kaya kailangan natin ng expansion valve, no? So pag mababa na yung pressure at yung temperature na evaporate na, gas na, no? Gas form na to. O, pupunta na doon. Ngayon, ang tanong, ano ba ang mga thermodynamic processes na na-involve dyan? No? Baka sabihin nyo, ano ba yung dinidiscuss ni sir? Nasaan ba yung mga thermodynamic process dyan? No? So, eto yun. No? Pag pumunta ka sa expansion valve, enthalpy is constant. No? Ang tawag dyan ay isentalpic. Di ba? Constant enthalpy. Pag pumunta ka sa compressor, no, ito ay adiabatic, no, compression, no, adiabatic compression. So pupunta yan na ganoon.
Napindot ko yata yung ano yung sound. Saan ba yun? Kasi i-convert niya yung mga sinasabi ko. Eh, pag Tagalog, mali-mali yung conversion niya sa setting. Saan ba ito pinapatay? Eh, nireset ko na lang para ano. Yan, sa refrigerator tayo, no? So, ano yung mga process, no? Ulitin ko lang ng pag-drawing. Sorry for that interruption. So, yung i-discuss ko lang yung thermodynamic process, no? Because we're discussing about cycle and we are discussing about thermodynamic process. Ano ba ang mga thermodynamic processes sa refrigeration? Di ba? Ito nga yung compressor, di ba? So, yan ay adiabatic, no? Adiabatic compression, no? Yun ang principle, no? Ito, pag sinabing process na to, it's ideal, no? Ito yung pinagbabasihan natin. Hindi ito yung actual, no? Ibig sabihin, ito yung ideal na process na pinagbabasihan, no? Pag pumunta ka dito sa tinatawag na condenser, no? Ito ay tinatawag na heat exchanger, no? HE, heat exchanger. Ibig sabihin, ito ay equipment na nag-aalaw na pumasok ang init at lumabas, no? So pag sinabing heat exchanger, dalawang fluid minimum ang involved, no? Halimbawa, heat exchanger, condenser. Ang nasa loob na fluid ay refrigerant, no? Ay paano siya ano naman yung isang fluid para maitaboy niya yung init, yung hangin, no? Air. Air is a fluid, right? Because fluid could be either gas or liquid. So, paano niya naitaboy? Kasi nga may blower dyan. No? Kung nag-aral kayo ng refrigeration, no, ng actual, alam nyo yung nangyayari. No? Eh, pag hindi kayo nag-aral, yun nga, medyo mga nga pa kayo. So, may blower dyan, no, naglalabas ng hangin, itataboy niya, no, sa pag, ina niyan, papalamigin niya, no, dito. Ibig sabihin, pag may pinalamig mo, magiging condensate, no? Eto na, magiging fluid na rito. Ito yung init naman, ibuga niya, kaya heat rejection, no? So, heat exchanger is isobaric, no? Pressure is constant, meaning isobaric. Di ba na-take up na natin yung mga process, no? So, heat exchanger, katulad rin ito na evaporator, no? Ano ko na lang, in parallel discussion para ma-relate nyo agad. So, may dalawa tayong tinatawag na heat exchanger dito, no? Ibig sabihin, mga equipment na nag-aalaw na pumasok at lumabas ang init at it involves minimum of two medium, dalawang fluid. No? So, evaporator, ibig sabihin, may fluid yan, refrigerant sa loob, tapos yung mga init ng hangin and so on. No? So, may blower din yan, may fan. No? So, summer here, pag inaral nyo yung aircon nyo, may blower din yan. No? Kaya nakakapagpalamig nga, eh, di ba may blower, may duct yan, eh, may duct. No? So, ibig sabihin, heat exchanger, so this one is also heat exchanger, at ang process, na thermodynamic process na involved ay constant pressure. No? Pag sinabi natin constant pressure, yun ay isobaric. Iso means equal, bar is pressure. No? Isobaric. No? So, na-take up na natin yan. No? So, sa evaporator ay isobaric, no? Pressure is constant. At ganun din sa condenser. Ito naman ay adiabatic compression, no? Ito naman sa heat, ano to? Expansion valve or thermo expansion valve, no? TEV, thermo expansion valve, no? Ito naman ay constant enthalpy. Bakit constant enthalpy? Kasi nga ito ay nagbababa, no? Nagbababa ng pressure, no? So constant enthalpy dito, no? So, sa pH diagram na kung titingnan nyo, drawing ko lang ng mabilis, although baka hindi nyo masyadong marelate to, no? Pero kailangan ko lang ipaliwanag, no? So, eto, evaporator, kasi mababa ang pressure, eto yung mataas ang pressure. So, pag mababa ang pressure, no, evaporator yan. Dito naman ay condenser, dito, mataas. So, eto, compressor, no? So, lagyan ko. Compressor. Ito ay evaporator. Ito ay condenser. Ito, ano to? Constant enthalpy. Ito yung enthalpy, oh. Expansion valve. No? Bakit ko na i-drawing to? Bakit ko din drawing? Kasi
thermodynamic properties nga to, ayan, pressure, di ba, enthalpy, di ba yung inaaral natin sa buong panahon ng pag-aaral sa thermodynamics, pressure, volume, temperature, ano pa, enthalpy, entropy, tsaka internal energy, no? So, lahat ng yan, yan yung mga properties, no? Kaya, nung pinag-usapan yung refrigeration, kaya natin na-discuss, no? So, ito yung compressor, no, adiabatic, ito ay constant pressure, isobaric, no? Tingnan nyo, straight yan, no? Constant pressure. Ito, constant pressure naman, evaporator. Ito, condenser. Ito, compressor. Ito ay expansion valve, constant enthalpy. Straight yan, no? Straight. Ito, straight yan dun. Straight yan dun. Pressure. Okay? So, yan yung mga application ng thermodynamics too, no? Hindi lang tayo puro compute na ngayon na naliliwanagan na tayo, ah, ito pala yung ginagamit sa refrigeration. Ito pala yung ginagamit sa kotse, sa barko, sa mga engine, no? So, yun yung application which increases the chance of our appreciation sa thermodynamics because thermodynamics is really difficult, no? Pinapasimple lang natin dito pero actually na mahirap intindihin ang thermodynamics, especially pag nag-usap na tayo tungkol sa mga molecular or clinical, no? Yung mga chemical thermodynamics, mas mahirap. Mga nano, ang mga elements, no? Mas maliliit, no? So, ngayon, tingnan niya, ito, I just want to emphasize this. No? In a cyclic process, the final and initial values of internal energy are the same. So, yung internal energy, as far as cyclic process is concerned, no, pag initial tsaka final, pareho. So, pag nag-same yung internal energy, pag delta U, no, the change in internal energy is zero. Right? So, pag kumuha ka ng internal energy, zero, di ba? So, yung heat mo naman, magiging equivalent sa work, no? Di ba? Kasi di ba meron tayong ano, delta U equals Q minus W. Eh kung zero to, o yung work, Q minus W, ilipat mo lang doon, no? So W equals Q. So W net, kung ano man yung work, yun din yung heat, no? Kasi hindi nagbago yung internal energy, yung change niya, naging zero, no? Throughout the cycle, no? So yun lang ang ating kailangan tandaan kasi maraming dapat tandaan ng mga procedure or mga ano diyan ng mga processes, no? So ngayon dako na tayo sa combustion engine, no? So bakit natin pinag-uusapan 'yan if we are going back to the outline as far as the topic is concerned. Ito 'yon, no? 'Di ba? Ito 'yon. So nag-usap tayo tungkol sa first law sa mga ano ng thermal. Tsaka ito, no, yung heat engine na take up na natin, no, refrigerator, may mas nauna nating tinake up, no. Ito na tayo, no. Yan, internal combustion engine, no. And then pupunta tayo dun sa mga formula ng second law mamaya. Okay? So, ngayon, ano naman ang alam natin? What do we know about internal combustion engine, no? So, pinaliwanag muna to. Itong internal combustion engine, hindi ito gagana kung walang heat, no? Kaya napakalaga ng thermodynamics sa buhay natin, no? Yun ang gusto kong isa sa mga bagay na dapat yung matandaan, yung pagpapahalaga sa init, no? So, 'di ba kanina yung sa refrigeration, hindi lalamig ang isang bagay kung walang init. Tatandaan 'yan, no? Bawa yung aircon, wala hindi magkakaroon ng lamig, ng comfort zone o comfort cooling kung walang init. Kailangan niya munang i-absorb lahat ng init sa kwarto para mapalamig ang mismong kwarto. Katulad rin sa refrigeration, kailangan niyang i-absorb lahat ng init sa tubig, sa karne, sa mga gulay, no, dun sa pagbukas-bukas man ng pinto, yung mga material niya sa loob ng refrigerator. Kukunin lahat 'yon ng evaporator, no, yung refrigerant sa evaporator, i-absorb niya lahat ng init na 'yon. So napansin nyo, i-compute nyo muna yung init or heat load na tinatawag, no? Kasi nagtuturo din ako ng refrigeration tsaka ng air conditioning, no? kaya related to sa thermodynamics, no? Ulitin ko, ha, tandaan, no? Dahil later baka hindi naman tayo, no? Ngayon ko lang kay estudyante, pero ang gusto kong tandaan nyo, walang lamig kung walang init, no? Basic 'yan. Hindi lalamig kung walang init na gagalaw or kikilos or mag-move. There should be heat movement bago magkaroon ng lamig, no? Yun sa refrigeration, no? Ngayon, ganito rin naman. Hindi aandar yung sinasakyan mong jeep,
hindi aandar yung kotse, yung jeep, yung eroplano, no, MRT, LRT, lahat ng mga engine na yan, hindi yan aandar kung walang init, no? So napakahalaga talaga ng heat, no? And understanding of heat will make us appreciative, no? Mapapahalagahan natin na ang laki pala ng tinutulong ng concept ng init o yung init mismo sa buhay ng tao, no? Yun lang ang message ko. So eto, 4-stroke cycle engine. Now, sorry kasi kayo ay computer at electrical or electronics yata is sa inyo, no? Pero ang pag-uusapan natin dito ay makina, not just because it is thermodynamics, no? So you have to really somehow embrace or absorb this. Now, hindi naman tayo magpapakalalim katulad ng sa mechanical, no? Because it's just parang ano lang sa inyo to, no? Parang hindi naman to major, no? Parang minor lang, elective, no? But at least mag-grasp niyo yung concept ng engine as part of thermodynamics or second law of thermodynamics, na yung init ay galing muna sa mainit na bagay, no? Mainit na energy gradient papunta sa mas malamig, no? So that is second law. Yun ang laging tatandaan, ha? Second law. Heat comes from the flow from the higher body or higher energy body or a hotter gradient papunta sa lower, no? Yun yung second law. At yung pangalawa ay yung entropy. Saka na natin pag-usapan yun. Mas komplikado yun, no? So ngayon, punta tayo sa 4-stroke cycle engine. Pag sinabing 4-stroke cycle, no? Ibig sabihin sa isang cycle, ilang stroke? 4. Kasi meron namang 2-stroke, 'di ba, yung mga engine sa motor, no? 'Di ba, halimbawa may motor ka, motor mga Honda, Yamaha, tsaka yung mga motor sa pang-cut ng grass cutter, no? Yung mga motor na maliliit, 2-stroke lang 'yon, no, yung sa mga bukid, no, farm. Yung mga pump doon, no, pinapaandar ng engine. At yung engine na 'yon ay 2-stroke. Ano yung 2-stroke? Ibig sabihin, kailangan niya lang ng 2 stroke sa isang cycle. So, ibig sabihin, up, tapos down. No? Pag sinicycle mo yan sa wave, no? Oh, pag ganon, tsaka ganyan, no? Sa isang cycle. So, di ba isang cycle yan? Ang tawag dito ay ano to? Wavelength, no? So, kung sa wave yan, no? Pero kung ito, itatransform mo sa circle, half, another half, no? So, ito, i-move ko lang dito, no? Di ba buo na yan, no? So cycle, ibig sabihin galing siya sa pinanggalingan niya, kung galing siya rito, no, ba dito siyang starting point niya, oh. Pag nakabuo siya ng distance or motion na kung saan siya galing, ang tawag doon ay cycle. At kinakailangan lang nito na 2 stroke. Ibig sabihin, stroke is the movement of piston, no? Upward, downward or upward, no? So 2 stroke. Ano naman yung 4 stroke? Kailangan niya ng 4. Bakit? Kasi 4 yung process. Ayan, no. 1, 2, 3, 4. Ano-ano po yung process sa 4-stroke? Ayan, makikita nyo, medyo malabo na mata ko. Pero ito ay, ano ba to? Intake, papasok yung hangin. Iko-compress yung hangin kasama yung fuel. Tapos, may spark plug dyan. Ito. Spark plug. Diba kasi gasoline yan eh, no? Pag gasoline yan, may spark plug. O, pag meron kang air, meron kang fuel, may heat ka o fire, ano mangyari? Combustion, no? Mag-aapoy yan. So, yung gas, umapoy, itutulak niya. Tutulak niya yung piston, pababa na naman, no? Mag-expand, no? So, yan ang nangyari. Intake, compression, power, no? At pagkatas ng power, mag-expand, papunta na yan sa exhaust, mag-open yung valve dito, no? May exhaust valve dito, ito naman ay intake valve, no? So, pinapaliwanag ko lang kung paano umaandar ang isang kotse na ang gasolina ay petrol o gasoline, no? Kasi dalawa yung ating ginagamit na dalawa yung ginagamit na fuel, no, sa car, no, in general, ano yun? Gasoline tsaka diesel. No? Gasoline tsaka diesel. Meron yata ang sound sa ano? Pwedeng paki-control yung sound?
Okay, so pwede na tayong magbalik. May surrounding noise yata. Pwedeng paki-control po 'yon. Kung sino man yung nakabukas ng mic. So, ulitin ko, may dalawang klase kasi ng engine. Yun ay gasoline at yung isa ay diesel. Ito po ay gasoline. Bakit nyo nalaman na gasoline? Kasi may spark plug. Ito nasa gitna. No? Pag diesel, walang spark plug. Yung yung lakas ng compression ang magpapangyari sa combustion. No? So, yan yun. No? So, ito po yun. No? Tingnan nyo, pakitingnan nyo. No? Ito yung mga piston. No, ito yung cylinder, yan. Ito yung crankshaft, naka-attach sa flywheel, no, crankshaft, naka-attach sa engine, no. So, nandito yung flywheel, tapos nandun yung may belt o kaya chain, no. So para ipaikot, no. Ngayon, nasan yung piston rod? Ayan, no, rod. Ito yung piston, ito yung rod, no. Ito yung crankshaft, no. Eccentric yan. Yung iba nakababa, yung iba nakataas. No? So, hindi natin papalawakin ang pag-discuss dyan, no? Na parang automotive engineering. Hindi. Ang pinag-uusapan lang natin ay yung application ng init, no? In terms of engine. Na yung engine pala ay gagana dahil sa heat. No? Kasi may heat of combustion dyan. Eh, no? May sunog dyan, susunugin yung gas, gasoline, no, para yun ang magtrabaho, no, yun ang pagpinipi mo yung gas, tapos nilagyan mo na pressurize yung gas tsaka yung air, tapos nilagyan mo ng spark plug, nandun kasi yung igniting, no, mechanism, no, magkakaroon ng fire. Yung fire na yun ang tutulak uli sa piston pababa. So pag tinulak niya yan, yung linear or translational, no, magiging rotational, no, kasi tuloy-tuloy yan, eh, di ba? Ito, 1, 2, 3, 4. So, habang umiikot yan, alternate, tuloy-tuloy, no? Kasi susunog, tapos may power, no? So, iikot yan, no? Pag baba niyang ganun, tutulak niya yung piston, iikot naman to, yung crankshaft. So, tuloy-tuloy yung ating crankshaft. At yung crankshaft, yun yung nakakabit dun sa mga flywheel at yun ang mga nakakabit dun sa mga gulong, di ba? Sa mga transmission, no? Para sa apat na gulong, di ba? Apat na gulong yan, eh. Oh, may transmission dito. So, pag pinaikot yan, dala na doon. No? Kaya umiikot. So, ang point lang natin dito, no? Hindi naman tayo magpapakalalim. Later na lang, meron naman tayong mga problem na ibibigay dito at the end of the discussion. No? So, meron siyang engine na gumagana dahil sa heat. No? Kailangan magpasok ka ng heat. Saan galing yung heat? Doon sa chemical energy, no, fuel muna, no, hindi ka naman nagpasok ng init talaga diyan, kundi galing yun sa chemical, no, from chemical energy to mechanical, kasi nga, 'di ba, sinindihan mo yung mga chemical, yung petrol, yung mga benzene or yung tinatawag na yung binebenta ng Shell, tsaka ng mga Caltex, 'di ba? Binebenta 'yan, bibili mo, tapos pag pinaandar mo, may spark plug, aapoy, 'di ba, yung apoy may init. So yun ang magpapagana diyan sa makina. No, so ito 'yon, no. Papaliwanag ko lang tapos pupunta na tayo sa problem. Ang una diyan, no, sa process, kasi 'di ba mga term, mga process diyan, magpapasok ka muna ng air. Ito, class, oh. Ang tawag dito ay stem valve, ang tawag naman dito ay intake, no, sa intake, pero stem valve 'to. Napapasok yung hangin diyan kung nakikita nyo. So mapupuno 'yan, tingnan niyo yung color, no. Mapupuno 'yan ng hangin. Pag napuno yan, babalik na to, di ba? Magko-close uli yung valve. Pag napuno na yan, tingnan mo to, di ba? Ito yung intake. Pag napuno yan, di iikot na, no? Galing sa crankshaft, iikot. Kasi cycle yan, eh. Pag ikot niyang ganyan, magta-translate siya, paakyat, no? Akyat naman to. Kasi naka-design na nga yan sa ganyan, kaya eccentric yung crankshaft, di ba? Nakagana, no? Yan, di ba? So may bababa, may tataas, may 'di ba? Ito yung piston, eh. Meron diyan, meron dito, meron diyan, meron dito, no? So pag akyat ng piston, ano nangyari? Mapipipi yung gas, 'di ba? Itong gas na to, sarado pareho yung valve, mapipipi, 'di ba? Mapipipi diyan. Ang tawag doon ay compression, no? Intake compression. Nung napipini yung gas, no?
kaya nga may compression ratio na tinatawag, mga siguro mga 14, no, or 10 or 15 is to 1. Ito ay mixture ng air, fuel. Ang kailangan na lang ay heat, no, or fire para magkaroon ng combustion, no. Ito na yung spark plug, di ba? So yung spark plug, pag spark niyang ganyan, no, tapos pressurize, ano mangyari? Di ano sa ano, puputok yung ano, di ba? Yung sinasabing puputok, ibig sabihin yung fire, firing order 'yun eh. So pag pressurize tapos may init, tapos may apoy, o ang mangyari diyan, etong piston bababa, no, wala siyang choice kundi bumaba kasi ang taas ng ano nito, ng power, ng pressure, eh. Di ba? Pressurize, di ba? Ibababa niya yung buong piston para bumaba uli. So pag bumaba na 'yan, ang tawag diyan ay magkakaroon ng expansion, no? Bubukas, bubukas 'to. 'Di ba? Ito kanina bukas, sumara. Ito naman nakasara, bubukas 'yan, no? Pag bumukas na 'yan dito, lalabas na. Ang tawag doon ay exhaust, no? So, ito 'yun, no. So, ito tingnan niyo lang, nandito naman 'yan, medyo maliit nga lang. So, ito intake, eh, no? Pag intake tapos compression, 'di ba? Compression stroke, 'yan. Tapos ito P, ito V, constant volume, no, kasi gas 'yan, eh, constant volume. No, ano to? Combustion process, no? Constant volume combustion process. Ito naman ay adiabatic process, power, ibig sabihin nagkaroon ng fire na, no? Tapos ito ay ano na, no, mag-expand tapos papunta na sa exhaust, no? Kasi mag-expand, diba? pagpunta niyang ganyan, nag-expand tapos bubukas naman yung ano, no, kasi yung mga nagamit mo na ano na gas, 'di ba? Kaya nga lumalabas sa tambutsoy, 'di ba? Exhaust, may exhaust manifold. Pagka fire, lalabas na, no? Punta no dun sa ano, sa exhaust. Kailangan bumukas tong valve, no? Discharge valve na 'to. Ito yung intake valve, ito yung exhaust valve, no? So ganun 'yon. No, kaya 'yan yung process, no? Intake, compression, tapos ito yung power, no? Ito yung power, yung combustion na tinatawag. Nandun yung combustion, tapos ito na yung power, tapos yung exhaust, no, yung pagkatapos ng expansion, mag-expand uli yung gas, no, kasi nag-compress siya tapos nag-power tapos expand, no, pag-expand niya bubukas yung exhaust valve tapos magiging discharge na to, no, ito yung mga mausok na, no, sa muffler galing sa ano, sa discharge manifold, no? Exhaust manifold ng isang sasakyan lalabas na ngayon, no? So ito yung cycle, no? So yung at nangyari to dahil sa thermodynamics, no? Law of thermodynamics na second law na tungkol sa init na nag-transfer from hotter body to colder, no? Kasi siyempre pag umapoy hotter body na yun. So ikat muna natin diyan. Papakita ko lang yung ano, no, kasi medyo time na yata, nagtuloy-tuloy tayo, no. So, ito yung yun, patapos na rin. Ito yung bibigay ko na agad yung ano, no. Bibigay ko naman tong buong ano, PowerPoint, pero ito yung sample, no. Ba't napuy, napilay. Paano gagawin doon? Anong sound 'yon? Napilay yung ano, yung so meron ditong mga ano, sample problem class, no? Sample problem, tapos meron ding tinatawag na ano, na seat work, no? So nandito din naman yung mga answer, no? Paki ano na lang, no? Paki lagay na lang sa PowerPoint ng step by step, no? Pero ito yung problem, no, sa isang gasoline, 'di ba tinikap natin yung gasoline engine? Paano mo malalaman na gasoline 'yon? Kasi yun ay may spark plug, no? So ito yung mga tanong. Halimbawa, ano daw yung thermal efficiency, ano yung heat na discharge per cycle, ano yung power pag 25 cycle yung naabot ng ano ng engine, at magkano ilan yung gasoline na burn per second. So yung mga tanong na yan kayang-kaya niyong sagutin pag alam niyo yung cycle, no? Ito nga yung cycle ng isang gasoline engine o auto cycle, no? So yan yung mga cycle. Tapos binanggit ko rin dito yung mga formula, no, madadaanan niyo yung formula diyan. So ito yung mga tanong, ito yung mga sagot, inisa-isa ko na diyan. Ito yung thermal efficiency, no, work over heat, no, heat added, tapos ilan yung na-discard na heat kada cycle,
Oh, i-minus mo lang kasi ang total work is heat plus ng higher tsaka ng lower, no? So i-algebra mo lang, makikita mo yung discharge output na cycle per second, no, joule. So makaka-cancel yung cycle, joule per second is watts. Pag dinivide mo ng 1000, edi kilowatts, no? Pag dinivide mo ng 746 watts per 1 horsepower, makakakuha ka ng horsepower, no? So yung na-burn na gasoline, makikita mo rin diyan kasi binigay yung heat, no? May binigay siya na heat content. So malalaman mo dyan yung grams o yung bigat ng gasoline in terms of grams. Tapos yung per hour na gasoline na nauubos per hour, makikita mo dyan kasi may binigay na cycle, i-convert mo lang din, no? So ito yung mga problem or seat work, ibibigay ko rin naman to, no? So anyway, dahil time na, no, at thank you for listening, no? Kasi mahaba yung topic, itutuloy na lang natin sa susunod, no? Kasi napakahaba ng topic, it's really hard to complete this in one session. So we're gonna continue this sa mga susunod pa na mga session natin, no? Sa synchronous